Konnichiwa buddies, this is Kris Sniper once again, ang inyong decoder dito sa buong Pilipinas, from Luzon, Visayas, and Mindanao. Then nandito tayo ngayon sa Mindanao Exploration, kasama natin ang Team Grenadier. Bansay Team Grenadier! Bansay! Salamat sir sa pagtiwala sa Team Sniper sa pagrimo sa area niyo. Anyway, before anything else, shout out muna kay Mami Sniper sa kabibi Sniper dyan sa bahay. Ingat kayo palagi. I love you. Uwi na kami mamaya. Then, marami tayong kasama, no? Si Lampantong, saka ibang team. So, shout out muna ang mga team natin. Shout out! Team Kabugason, Libuna! Bansay! Team Pakitmel! Bansay! Bansay! Altar Boys! Bansay! Bansay! Salamat! So, napakaganda ng lugar nito. I-discreet lang namin ang specific address for safety ng team Grenadier dito. No? Anyway, shout out kay paring Supper Dudes. Nauwi na. Kasama natin kanina. Opa pala ni sir. Okay. By Fabian. So, team Daruan. Team Daruan kay paring Fabian. Salamat kay Team Soul at saka Otto Chester. Okay? Once again, maraming salamat sa mga subscribers at viewers natin. Very special itong ipakita namin na pattern ngayon. Dito lang ang spot, may apat na deposito. Saka sa ibang area kanina, ilan ba yan? Dito. Dito apat. Lima. Isa, dalawa, tatlo. Apat to. Saka sa bahay tatlo. Then may isang side din na may lima. Sa bahay pa rin. So, maraming salamat. Once again, thank you for subscribing and viewing our videos sa channel natin. Sa mga viewers, mag-subscribe na rin kayo para mapanood nyo palagi. Almost every week may mga upload kami na mga bagong remapping. So, sinasadya talaga namin to para makatulong sa mga explorers dito sa Pilipinas na gusto mag-hunt ng mga Japanese noted by items. Okay, thank you Team Grenadier! Bansay! Bansay! Okay. Salamat! Diretso na tayo sa remapping. Okay. Anyway, shout out Trail Master. Oh. Si Carl Master, salamat. Si Carl. Lakpak, salamat sa pag-video. Okay, sir. Okay. Ito ipapakita natin, buddies. Napa-settling marker lang ito eh. Yan. Unahin na natin 'to. Ha? Itong bato na 'to, hindi pa 'to na move, no? Nakita niyo may mga lupa dahil nag-tinayo na tower. Backfill 'yan. So hindi talaga 'to na move siya. Kung titingnan natin, yan. Bato lang talaga siya. Hindi tayo pwedeng gawin yung baboy. Nakita mo yung baboy, black pot. Hindi pwede gawing marker yan, no? Oink, oink. Kasi buhay yan eh. Tsaka ang lugar na to ay kinapuha ng Hapon dati during World War II. Talagang rich in history. So matindi, no? Kasama natin ang mga tropa natin dito. Alam na alam nila. So kung titingnan natin to, pwede pa itong linisin natin eh, pero ito, makikita na kasi natin ang relevant marker. Okay? Siya. So, almost 2 feet na to ang laki niya. Tingnan natin. Ito siya, mayroon siyang inuukit na hole. You know, kasi ay sandaliri. Yan. Pero, hindi sa wall ha, dito sa top. Ibig sabihin ito, long distance. Then, paano natin kunin ang sukat ito? Ito, may sikrito siya. Mayroon siyang letter X, yan o. X. Kasi yung daliri mo yan. Letter X yan. Diba? Klaro. X with that. Hindi dito sa wall ha. Upward. Papunta. Palayo. So, ibig sabihin ng X body sa kanji, ju. Ibig sabihin yan, yes. Or sampo. Or ten. Okay? Ibig sabihin nito, ten. So, ibig sabihin nito, may sukat siya na ten. So, anong gamitin natin? Hindi 10 meters ha. Kasi, per marker to deposit ito, yarda ang gamit natin ito. So, ibig sabihin ito, 10 yards going to that direction. Anong direction yan? Diyan ka na gagamit ng kompas. Napaka-importante ng kompas sa remapping. Kasi wala tayong hawak na mapa, kaya nag-remap tayo. Kahit may mapa ka pa, mag-remap ka pa rin, no? As sinabi ko, pag ang given ng mapa tatlong kahoy na old tree, pag dating mo sa area, patay na ang dalawa, o anong gamitin mo? Kompas pa rin. Titingnan mo mapa, mag-compass ka para makita mo ang direksyon ng posisyonin ng kahoy. Ganyan. So dito na mag-compass tayo, in line with this hole, papunta doon. So anong degree niya? Yan. Diba? Tingnan natin. Ito yung
tinatawag natin na directional pointer, 90. So ibig sabihin niyan east side. So sa east side susuka tayo ng 30. Okay? 30. Okay. So pag mag-30 tayo, kasi may G's dito, bakit G's dapat 10 lang? Ibig sabihin niyan 10 yards. 10 yards may deposit doon. So titingnan natin pag may marker doon. So ang mangyari ngayon, sukatin natin ng 30. Itong sukatan natin. Salamat pa rin. Sel, 30. Dira pa po. Sige, ilak mo dito. Sa dulo. Ayan. Yan ang 30. Okay? Titingnan natin kung anong tatamaan ito sa east side. Stili lang muna. Diretso tayo doon. East side. Ito. Exciting, kabugasod! Bagay! Ito, badis, binaliktad na namin ang bato. Ito yung makikita natin sa east side. O, tingnan natin kung pasa. Okay, tingnan nyo. 270 na doon. Baka si Mot east side. So, dito ang 90 na may sukat na 30 feet or 10 yards. So, 0-0. Ibig sabihin, hindi pa nagalaw ang mga batong ito. Ito siya, nakalitaw ang top lang niya, yan o. Tap lang nakalitaw nito. Kunti, parang piramide lang. No? Di, binaliktad natin para makikita natin na pinapatong siya. Pag baliktad natin, ito siya. Tsaka may ano to siya eh. May cut sa gilid, no? Hindi no. Nakita. Okay, may cut siya, may cut. Mayroon siya, binaliktad natin, makinis yan. May letter C, yan o. No? Ito, ito. Yan, letter C, yan. Ibig sabihin yan, undernet portal or dig site opening yan sa baba naman ito yan tingnan niyo may mga basag diyan may buo diyan na layer na parang jar sa yung parang jar yung sample yan pakita namin binaliktad na namin ibig sabihin ito direct dig site ito siya salamat kuat ito siya yan malapad to para siyang yung part ng jar yan parang kulon yan. Dito to sa ilalim nito ibig sabihin direct spot ibig sabihin ito ang dig site ito siya boulder blockets lang tinatabon lang okay so ito siya ebidensya yan parang kulon pero marami to yan o may mga spot pa dyan yan. Saka may buong bato no na almost circular yan o. Okay, yan talaga. Ito siya, napaka-unique. Okay. Thank you, Ad. Ano yan, souvenir yan. Okay, so ibig sabihin, ito ang tinuturo ng 10 yards na deposit sa east side. Okay? Pabalik tayo, Jewish tayo. So, code 7 doon. Balik tayo. May literacy yan dyan eh. So, ibig sabihin ng literacy, mayroon pa doon sa metal element sa west side. Sukat siya ng 30. Sukalatin ng 30 is 15. So, naka 15 dimension decoding tayo. Ito, so 30 sarado. Ito, balik tayo. Titingnan natin ito buddies ulit. Okay. So ito yung alignment natin, east-west. So from base marker natin, na may X0, yan, or X dot, mayroon siyang dalawang bato. So pag dito ako nakatayo, ito, no? Harap ako sa araw, pag titingin ka ng wall clock, itong ano sikreto. So, pasalamat ako sa mga insights ni paring Jandi, no? Sa 10 o'clock saka 2 o'clock method. Okay. Pag titingnan mo ang wall clock, alas 10 yan dito, di ba? Alas 2 dito. Tama ba ako? Tama yan, di ba? Titingnan nyo, di ba, sa alas 10 mayroong bato. Sa alas 2, mayroong bato. Yan o. Yan. Natama din ang distansya. Okay. Sa right side, ito yung 2 o'clock. Okay. Ito siya. Dito. Oh. Bato. Okay. At kukumpas ako dito, 60 degrees tatamaan yung item. Okay. Ito yun sa 2 o'clock. Okay. 60 degrees ha. Okay. Sa kabila naman. Sa left side naman. Ito. Titingnan natin. Pag kukumpas tayo dito sa left side, 110 degrees, tatamaan yung dig site natin. Wow.
shallow deposit, no? Naka 110 na. Yan, no? Tingnan nyo, buddies, oh. Ito. May tapyas yan, yan, oh. Itong tapyas na to, didiritso yan doon. Kahit linsahan pa natin yan, oh. Diritso yan doon. Okay? Dito may katsa yan. So, ibig sabihin, reference lang tong dalawang bato. Itong oklak sa katin, oklak. Okay. Then, may sukat to na, dito muna sa right side. 9. Maybe piece. Maybe, no? Okay. Pwede yung mag-gis sa dulo. Yan. Gis-gis. Ito yung 10-10-10 method. Okay, sa kabila. Kuha tayo ng Nui Bito Gis. Diyan pa rin. Nui B. I-gis mo. Sarado. Gis. Okay. 9 to 10. Pag 9 ka dito sa kanto, tatama yan. Pag 10, nasa gitna. Yan ang 10-10-10 method. Okay? So, ibig sabihin, tama tong X. Ang meaning na X is reference point for 10-10-10 method. Alas Gis, alas 2. Then, for 3-5-7 pattern. Yan, lalabas. X dot. Okay, thank you. Sana maintindihan. Kung kunin natin ang image nito, or I mean ang sketch map nito, galing doon, sukat ka ng 30, papunta dito sa base marker natin, din sukat ka ng Gis papunta doon, din Gis papunta dito, pupurma siyang arrow head. Okay, sa yung bato. Ito, black pack. Ganito ang mangyari, buddies. Bato dyan, sukat ka ng 30, itong base marker natin, sukat ka ng Gis dito, sukat ka ng Gis, ilock mo siya, maging arrow. Klaro? Arrow, di ba? Bato dito sa alas Gis, bato sa alas dos, bato dito, na-dig sight na item, so naging arrow head siya from this. So, ibig sabihin ito is pointing to another deposit. So, 30, so kukuha tayo ng another 15 kung may tatamaan tayo. Okay? So, magsukat naman tayo sa bato na to ng 15. Dito tayo. Strict na tayo. 3-5-7 pattern. Alignment. Para mas maintindihan, no? Mas maganda maintindihan, eh. Kasi maraming nabikot. Kalibog sa ulo, no? Ito talaga papakita namin. Pointing arrow, ang apat na bato, going here to the site. Dito sa dulo, sa X. Kukuha ka ng 15 sa tumuig yun. Tumuig. Okay. Kukuha ka ng 15, ayan, oh. Kukupasan natin. Yan. So, ito na 90 degrees sa base marker natin. Dito is 15 feet. Tatama sa dig site, another dig site. So, bakit hinukay natin to? Hey. Okay. Paliwanag ko, ha. Bakit hinuhukay natin ang portion na ito? May marker ba, Kris? Naroon. Okay, explain natin. Yun, oh, marker. Kita mo muna, Carl. Yan. Buhay na buhay. Tingnan mo. Pupunta siya dito. Joke lang. Yang isa yan sa earthly branches, no? Yung mga baboy-baboy na yan. Pig. Okay. Explain ko, ha. So, nakuha na natin ang arrow marker. Hindi literal na arrow. Pero pag marunong ka sa geometry, ay talagang sasapol yan, no? Kahit tingnan mo dito, arrow formation, no? Ah. May sukat pa. Try and tuck and see. Eh, talagang ganyan ka meticuloso ang mga pon. Naka-engineering layout. Okay. Bakit naghukay tayo? Dito. So, ito ang mangyari. Dito, buddies, may cutting stone. Ano? Putol. Putol, di ba? O, kasyaw, daliryo. Pero may pinatawag na yan, okit. Okay. Metal element sa west side. Ito, yan, yan. Kunti lang, pero kasya. Ito yung intersign sa su. Kita lang. Yan. Su. Yan, buddies. Yan. 1, 2, 3, 4. Oh, may dot, oh. Ibig sabihin, may pa-inter tayo doon. Saan tayo inter dito? Sa harap niya. Yan, oh. Ito. Diba? So, ibig sabihin, isa siya sa base marker para makuha na dinig siya ito. Steady mo na siya. Dito, sa unahan niya. Mayroon bato din na hinahati. Yan, oh. Itong tawag nito, galing sa base marker natin, makikita to kasi metal to, eh. Ang kating niya, metal element. So, ibig sabihin, yan talaga ang fulcrum point natin. Yan talaga ang base point natin para makita itong metal element cutting. Hinati sa tatlo. Yan. Isa, dalawa, tatlo. Dalawa hati pala.
dito, matibay yan, buddies, hindi talaga ito nagalaw. Ginawang passage ito, daanan. Pagpasa natin, north-south alignment. So, ibig sabihin, pa-south ang item dito. Sukat lang tayo ng... Bago natin makuha ito, sukatin muna natin dito ng tres. Dulo-dulo. Dulo-dulo. Tres, diba? Kuha tayo ng 5. 5-5. Kakuha sa 5, no? Okay. Dito naman tayo sa kabila. From that point, sa dulo niya, kuha tayo 5 dito. Pinakatumoy mo. Pare. 5, di ba? Okay, kuha din ng 5 doon. Sa dulo. Di ba? So tama ang 15 dimension. 15. 30 plus 15, 45. 5 equals 15. So lahat ay naka... Alam nyo na yun. Okay. Hindi natin nilaliman. Kinuha lang namin ang marker. Kasi para makita lang. Tulad doon, no? Pag baliktad natin, may letter C, yung bato, then may pinapatungan na para, ano ba yun? Kulon. Broken jar. Dito, pag hukay nito, sa inyo, okay, yung turtle, ulo. Ulo, katawan. Katawan na siya. Posisyon. Ibutan ang ulo. Yan na. Dito na to sa ilalim. Binabackfill na yan, o. Yung perfect. Ganun ang posisyon niya. Diba? Ito putol, o. Turtle to siya. Bakit turtle? Kasi may north-south alignment tayo. Putol to, ibig sabihin dead end. Hindi na tayo tatakbo dun. Kasi wala ka ng bato makita dyan. Kahit patuloy pa ako pag-usap, wala yung bato di makita. Okay? Putol. Ibig sabihin, putol siya. Itong ulo. Ay, ang ulo ay nakahiwalay. So, ibig sabihin, dito tayo. Stop point niya. Hindi na tayo tatakbo dun. Kasi pag tatakbo tayo, ibang direction na yun. Ito, saan ito? May itlog pa, no? Itlog ito, ba ito? Itong itlog na yung malaki. No? Ito. Dito pa rin ito nakuha, Kades. Ito banda. Okay? May tapyas din, no? Hindi yan. Talagang cottage siya. Ibig sabihin, natural stone na pinutol lang tao. Man-made na siya ang pagputol. Anong relevant dito makita natin? Iyan siya, oh. Saan yung letter? Ano, bro? Yan, oh. Tipak, no? Yung lit, oh, may dot siya, no? Yan, oh. May guhit, may dot. Parang sa giro lang ba? Under. Okay? Saan itong letter C niya? Gwapo kayo pagkakat. Ano, bundak. Ito, may literacy type. Okay na, good na. Okay, dito siya nakuha. So, ibig sabihin, ang pattern na ito sa west side is triangulation. Isa, dalawa, tatlo. Ito yung tinatawag natin na missing marker. So, pag maghukay ka dito, may marker ka magita, yan ang tinatawag natin na triangulation pattern. Okay, so ibig sabihin, sa spot na ito, dalawa deposito na may sukat na 45 feet to another deposit. In single alignment. Anong alignment? 3 or est 90 degrees, 5 center base marker, then 7 or 270 west. Okay, asimot natin 90, baka asimot is 270 west side. So est west alignment. Ang tawag natin diyan sa layout alignment 3-5-7 pattern. Napakasimple ba 'yan, di ba? So yan, triangulation siya. Okay. So perfect na yan. So, pagharap tayo dyan sa kwan, daanan, may turtle na naman yan doon. Medyo malayo na, mga 50 meters galing dito. Pwede pa, no? Pwede pa natin mag-vlog. Okay. So, hopefully, naiintindihan nyo, buddies, kasi napaka-relevant pa ng mga markers. Ito ba, ipapagitan kami? Saan yung bato na to? Ayan. Directional pa rin to, papunta doon. Sa anong direksyon nito? Sundin natin ito. Kita nyo itong dot na to. Maliit. Yan, kasi ang daliri. Yan. May sukat yan. Depression. 4 yan. Nakatong mubo. May mubo dyan. Still tepre. Nakatong still tepre. Bro.
May sukat to. Ibig sabihin ito, dalawang dot, dalawang bato. Yan oh, dalawa silang bato. Stealth tip. Okay. Dalawang bato. So papunta tayo dito. May inclination to eh. Kung hindi ako magkamali, mga 15 degrees to eh. Papunta sa digsite. No, papunta sa digsite 120 degrees. So sa pull siya sa decoding. 120 degrees papunta sa digsite. Pero may suka to, papakita ko muna. Ta. Ganda to eh, nag-grab type. To. Sukat. Itatata muna. Dot to dot. Oh, 4, di ba? 4. Okay. Dalawang bato. Ano tong bato? Itong bato na to magkatabi. To. So, ibig sabihin, sa dalawang bato na to, susuka tayo ng 4. 4 times 3 equals 12. Tingnan natin pag tama, pag mali. Mali 'yan. Digsite, 12. Dito. 4 times 3 equals 12. 4 yards yan. 4 yards meaning 12 feet. Itong una nga. Igo na, igo. Sintro kayo. Sintro. Paul. Ha? So tama ang given. Ang sukat na given distance yan ay tatama doon sa digsite. Ibig sabihin, hindi nagalaw ang mga batong yan. Pero huwag kayo mag-ukay dyan. Wala yan. Marker lang yan. Dito ang digsite. So, sapol-sapol siya sa sukat saka sa 3 grams saka sa distances. So ito ang pattern bodies. 3 5 7 pattern. Aro eh. Yan. Fully naintindihan. Diretso tayo sa kaya pa ano? Kabila. May pakikita kami na pagong doon. Okay. Base point pa rin natin 'to. Punta tayo norte. 50 meters. Yan. Diyan sa norte na 'yan. Okay. Thank you, Black Fox. Apunta tayo doon. Diyan ang water element. Diyan makikita ang creek. May creek yan diyan. Ibig sabihin, diyan ang water. Source nila sa encampment. Okay? Tatakbo tayo doon. Diretso. Kung may tatabangan tayong puno. Sorry, mayroon eh. Mayroong lumang... Ano to? Kalamansi. Kalatsutsi. Kalatsutsi. Bago sa kalatsutsi ang kanton. Ito yung tatamaan sa base point natin panorte, lumang santol. Galing sa santol na to, mga 30 feet. Pakita lang santol. Tatama ka sa... Ito. Tatama ka sa old Kalatsutsi. Ito. Kita lang. Old Kalatsutsi, o. Bakasin mo tayo. Yan. Diba sabi natin, from base marker pa norte, tingnan natin ang bakasimot, south. Okay. So, south na doon, bakasimot norte na dito. Yan, 180. Pupunta doon sa nirimap na kanina, doon ang south side. So, ito siya, norte na. Diyan ang creek. Okay? So, ngayon buddies, anong mapapala natin dito? Sa Kalatsutsi na to. Actually, tatlo to eh. Isa, dalawa, then may ano sa baba. Dalawang deposit lang papakita namin. Diretso na tayo. Galing dito sa Kalatsutsi, susuka tayo ng 30. Diretso na. 30 dito. Ano makikita mo sa 30? Yan, 15. 30 rin. 15 ton. Diretso rin. Dito. Dito ka pa patong 30. 30 feet. Huwag na sukatin dito. Ano to siya? Marker to para sa dig site. Dito. South ng Kalatsutsi, north dito. Water element. Ano makikita nito sa water element? Okay na. Ito. Dito kasi doon. Kita nyo? Nahuli yan. Itong tinatawag natin na water element. Wala tayong tubig, no? Sige lang. Ito. Yan, no? Bato to makinis. Pero may daluyan ng tubig. Pag dadaluyan natin ng tubig to, yan, dito sa tatama, baba. Hindi pa nagalo to, buddies. Norte to siya, water element. Dito ang dadaloy. Ano makikita mo dito sa norte, sa tapat niya? Dito si pagong. Ito. Yan o. Inisin natin. Itong ulo niya. Yan. Ito yung katawan niya. Diba? Pagong talaga. Huwag mo lahat ng angle. May papa yun. Ano? May papa. Slice.
kapay. May kapay. Yan o. Ganda yan o. Yan si Pagong. Yan. May nakalak pa yan dyan. Kalak. Ibig sabihin, ito yung hinahanap natin na digsite. Pagbalik na rin natin to, may marker to sa ilalim. Ito ng digsite. Itong ulo ng Pagong. Makikita natin sa norte. Nasa tubig siya. So baka simo tayo, babangga tayo dito sa water element. South. Dito dito. Dito ang dig site. Yan siya. Pagong. Kumpleto pa yung marker. Hindi pa nagalo yan. Oh. Yan o. Oh. Yan o. Oh. Tabas-tabas o. Oh. Yan o. Oh. Fire element yan. Then. Oh. Yan. Ano kanji yan? Yan. No? Letter T yan. Under yan. O yan o. Oh. Isa. Dalawa. Letter T no? Kukumpas tayo. May passage 2. Dito muna. 30 degrees. Baka simot 210. 210 baka simot 30 degrees, sorry. Yan. Tatamaan mo 'yan. May sukat 'to na, paki-sukat, pre. Bro. 15. Bro, bro. Diretso na sukat. Kuha na lang 15. Ito sa. Kine sa passage. Yan. 15 dire, pre. Diretso. Diretso ba 'to? Tara. Dire sa Pagong. Ano? Yan oh, sapulo 15 oh. Tanyo, 15. Sige, focus doon. Saan ginit ko an? 15 to passage. Di ba? 15 dimension. Trail master. Oh, trail master. Basay. Okay. Kukumpas tayo dito sa kabila. Yan yan. Oh. Yan ang 135 diyan. Bato yan. Slash wood element slash yan. Dito is 315. Okay, tingnan natin anong marker. Pakisukat. Diretso. Slash. Tingnan lang natin. Oh, sa bato, sir. Yan. Okay, diretso. Diretso pa. Tatakbo siyang sa abante gamay. Dito, okay. Sir. Abante, abante. Direk. Oh, 25 lang yan. Yan. Okay? 25. So, may G's pa rin siya sa 10-10-10 pattern. Dito gin siya. Okay, thank you sir. Titingnan na. I-clarify ito ka. Bakit naging marker siya ito? Ito yung tinatawag natin na wood element. Sabihin ko ah. Cutting. Tatakbo siyang 315 degrees. So baka simot, ang cut na to ay wood element. So ibig sabihin nito, distansya. So, ito ang tinatawag natin na so. Yan o, isa, dalawa. Ibig sabihin yan, enter. With that ha, may that yan. Susuka tayo ng 25 feet papunta doon. I-enter tayo sa Pagong. Doon. Yan. So, ibig sabihin, ang tabas, ang enter sign na to ay tatakbo ka pang 25 feet. So, magbilang-bilang ka naman dyan, buddies. Yan. Yan o, may tatamaan ka pa o. Sa bilog. Papunta doon sa big side natin. Pag dito na to, yan. Yan. Okay? Big side na. Dito sa Pagong. Ito yung ulo niya. Ito yung katawan niya. Okay? Hopefully naintindihan. Alam nyo, may triangulation ito eh. Yan o. Isang bato. Isang bato. Ari ang sukat yan eh. Yan. Pati dito. So, isa, dalawa. Tatlo. Okay na pre. Isa, dalawa, tatlo. Big side. Kasi may water element. Diyan ang hukay. Dito ang item. Okay. Proceed tayo. Galing naman dito sa Pagong, tatakbo tayo sa 30 degrees. Susundin natin itong passage. Yan. Yan. Passage na to, yan o. Dadaan tayo sa passage. Yan. So, dadaan na. May bato dito. Yan. Yan, didiritso tayo, suka tayo ng G's yan eh, G's. Hindi na lang. Didiritso tayo dito. Yan. Titingnan natin to, Pagong dito. Yan. Yan o. Ito yung katawan niya. Ito yung puwitan niyo. Ha, matibay yan. Kala niyo, mamove. Hindi mamove yan o. Ito yung puwit niya. Ito yung ulo niya. Ha? Kita natin. Yung ulo niya. Yan.
May mata yan, oh. Mata. Isa, dalawa. So, isa to sa tinatawag natin na Heavenly Steam Marker. Yan, oh. Diba? Katawan, puwitan ng pagong, saka ulo, may mata. Anong direksyon niya? Norte pa rin, tol. Norte. Okay, good. So, ngayon, kukunin natin ang triangulation nito. So, ang given niya, ito, saka yun. Sukat mo na. Sukat. Maybe. Dito rin siya. Gis na, gis. 9 or 10. 10, 10, 10 pa. 10. Maybe. Kita lang 10. 10 or 10. Kaya yan, 10. 10. 10? Dagan rin bro, dagan. Dolo-dolo, 10. Ayan. Anong kadali? Sukat naman tayo ng 10 dito. Okay. North-south alignment. Doon sa puwitan, tipe. Sukat ng 10. Saan tatama? Diri sa... Ayan. 10. Banti, sa puwitan. Asan 10? Ayan o, oh, makita 10. Diyan sa 10 na yan, may makikita kang bato, yan o. Oh. Siding. Yan o. Oh. Isa, dalawa, tatlo. Tristone pa rin yan, maliit lang. Awanin. Itong hinawanan. Ano? Isa, dalawa. Missing isa. Dito ang 10. Pakita ang 10. Ano? Tristone. Isa, dalawa, tatlo. 10, 10, 10. Okay? Okay, dito. Pakita ang 10. Dulo-dulo. May lock yan sa maliit yan. 10. Diretso na dito. 10. Diba? 10? 10, 10, 10 pattern. So, triangulation. Missing coordinates. Okay. Dito. Galing dito. So, dito pang reference sa bodies. West side, no? West. Yan, no? Kung 70. May bato dito na nakabiyak, yan, no? Ginawang arrow, eh. Pointing. Yan. No? May dot. Maliit. Pader. No? Pader. Kita lang. May dot. Kita to, no? Direction niya, 90. So, ibig sabihin, country tayo. Sukat tayo ng 3 dito, tatama sa item. Lock 3, makita. May stack ka. Ah, diba, sa pole? Okay, good. Thank you. So, ibig sabihin, naka-tristone ang boulder. Isa, dalawa, tatlo. Naka-tristone din ang dig site niya, no? Isa, dalawa, tatlo. Missing to. Kaya, may missing coordinates. Okay. Dito tayo. Balik tayo dun. Isa. Dito. Itong bato na to, patungo ka sa yan. Kalatsutsi, stress alignment. So, ibig sabihin, reference ito. Yan, kalatsutsi. Yan, diretso lang tayo, stress lang. Yan. Pagtatayo ako dito, yan. Ito pa rin, alas 10, alas 2. Ano makita ko? Yan o, left side, pagong. Right side, bato na may mga dot. Yan o. Okay? Yan, positioning. Sana item. Yan, tayo ka dito. Wow. Wow, altar boys. Sa item mismo. Sa item. Tayuan mo. Isang sakal. Anong formation? Ang formation ito, itong pattern niya, cross type. Ganito. Gawin natin. Para maintindihan. Bato. Bato maliit. Galing dito, papunta doon, nakabiring yan, ha? Naka 100 20 degrees papunta doon. Ganito permission niya. Draw ko na lang. Eh. Yun siya ha. Papunta doon. Cross. Dito ang pagong. Dito ang isang bato, yung maraming dot. Yun ang ito ang naka-align sa east side sa kalatsutsi. Ito yung item natin. Ito yung item. Cross type pattern, no? Cross type. Kung titingnan mo, pwede yang gawing diamond type mo. Yan. Yan, sana makita niyo at maintindihan niyo. Kasi given ang dalawang mata ng pagong. Yan, talaga. So, yun lang buddies. Kasi marami pa kaming gagawin. And so, sana may natutunan kayo sa mga vlogging namin. So, ito, isang vlog namin, sinasadya na namin na apat na dig site para diretso-diretso na. No? Thank you, Trail Master. Ayos ay. Okay. So ito yung mga trupa natin dito sa ano, sa Team Grenadier. Oh? So kung alam niyo ang mga Team Grenadier, sikreto na lang yan, no? Ito si Sir. Maraming salamat, Sir. Okay.
So, ito yung mga tropa natin dito. So, maraming salamat sa pag thank you for watching, buddy, sa vlogging namin ngayon. Shout out ulit sa mga tinyo. Go. Oh, shout out Team Kabugason Libuna. Team Pocketman, Team Altar Boys, away pili-pili. Team Ilaya. Team Ilaya. And Thrill Master, Blackpack, salamat. Team MBRT, saka Team Okinawa at Team Talaingod. Ingat sa operation dyan, okay? So, Team salamat tayo, buddies. Salamat. Bye, Fabian. Pre, Fabian. Bro. And salamat kay Blackpack. Pre. Salamat. Ito Blackpack, doon ka muna. Para makita. Okay, so once again, buddies, maraming salamat sa panonood. Talagang excited kami mag-vlogging kasi marami tayong viewers, no? More than 33,000 ang viewers natin from Luzon, Visayas, and Mindanao. Then may mga international viewers pa, Japan, Hong Kong, Amerika, Australia. Kamparing Brian dyan sa Australia, shout out. So yun, maraming tayong viewers. Kaya ginagawa talaga namin to para makatulong din sa mga explorers. So, lahat. Saludo. Kang Brother Iman. Jutog's Team. Black Tiger. Dyan sa Dangkagan. Don Carlos. Kay Pari Dudo. Saka sa team dyan. Okay? Once again, this is Kris Sniper saying it's sleep and explore. Then, Bansay! Bansay! Team Grenadier. Team Manukan. Del Norte.